Hi guys, welcome to another Mimay, and today is October 18. Sunday tayo ngayon guys, and yun nga, na-mention ko naman to sa previous vlog ko na may lakad kami ni Erica today. But anyway, saan ba tayo pupunta today? Magbabakasakali kami kasi guys, sa mga BTS fans dyan. Meron kasi silang movie ngayon, yung Break the Silence. And nag-post na ang SM sa FB page nila na meron silang showing ng 17 at saka 18, which is kahapon at saka today. So, meron silang 2 screenings, 2:30 PM at saka 5 PM. Pero limited lang yung mga pwedeng manood. 20 persons lang yung pwedeng manood. So, magbabakasakali kami ni Erica if ever makanood kami today. So, pupunta kami ng SM Santa Rosa. And yun, titingnan namin kung makakanood kami today. So, see you na lang dun guys. Bye. Nandito na kami sa SM. Magbabakasakali. Magbabakasakali tayo kung meron dito guys. Marami rin tao ah. Sunday. Medyo maraming tao. Bakit tayo dito Kai? Di pa kami kumakain. Nakabili na kami ng nakabili na kami ng ticket. Ang pangit ng ticket compare sa Korea. So yan, ticket na tayo. Tapos may libre siyang popcorn tsaka tubig. So isa zero lang yung coke, hindi yan totoo guys. Ayan sa guys. Ah, mayroon pa ng 12. Mayroon pala siyang 12. Ng 2:30. So, kakain muna kami. 2:25 na. Mag-aantay pa kami ng 2 oras bago makanood. Siguro sa McDo na lang kami kakain. Hindi pa kami naglalang. Itong sitwasyon ng SM ngayon dito sa Santa Rosa. This is the new norm of Sunday. Dapat sobrang bago. Of mall during Sunday. Yeah. Ayan guys, ngayon pala kami magla-lunch. Ito in-order ko. Si Erica. Super cute yan eh. Spaghetti with chicken joy.
Kain tayo. Tapos mag-order din ako ng sundae. Ayan. Dito sila may pastandi. Sino to nasa harap? Jimin? Oo. Jimini! Jimini! O, dyan Poki! Bakit naman may ganun sa paa? Iyo nga eh. Sana wala na lang, di ba? Mata ko kayong po. Teyong naman yung picture niya eh. Picturean mo ako dito. Gusto ko yung jacket ni ate. Gusto naman yung experience mo, Erica. I'm real happy. Ayan, katatapos lang namin mag-picture doon. Ayan, picture is effort. Kasi ginawa mag-remove ng mga ito. Ayan, kintab-kintab na ng noo ko, guys. Sorry naman. Ganoon na kami 1 hour bago manood ng ano, ng movie. Ano na ngayon? Siguro 5:30 na. Katatapos lang namin manood. Kukunin namin yung popcorn. Yan, sige, na-LSS na sa magic shot. Lagi, every time na makakapa hanggang ngayon, yun lang yun talagang parang aalo sa akin. Ano na? Ticket. Hindi ko alam kung saan ko nilagay yung ticket. Ah, ito. Ano yun, para sa? Sa lahat yan? Oo. Okay. Ano yan? Bakit isa lang sa'yo? Isa lang. Ah, kukuha pa ata. Wala nang tatlo yan. Ah, kukuha pa sila. Okay. Wait lang. Bes, dito na ako. Wait lang. Antay ka dyan, Kai. Ate, damihan mo yung kuha. Ayan sa ate. Thank you. Thank you. Thank you po. Borahe. Ito yung free guys. Postcard. Guys. Hi guys. Ano na guys, 7:14 ng gabi. Medyo kararating ko lang. And ngayon, nagpi-play ako kay Sis Ayukari. Medyo naghahangin ang peramini ko. But anyway, sobrang hindi ko alam kung ano yung uunahin ko. Pero kailangan ko na ulit mag-impake kasi maaga tayo aalis bukas. Aalis ako ng 5:30 dito sa bahay. Kailangan ko na i-prepare yung mga dadalhin ko kasi babalik na tayo bukas dun sa stock house. Yung thoughts ko about this movie nga pala guys, siguro mag-insert ako ng clip for the movie, yung thoughts ko about the movie. Kasi kanina, gusto ko talaga mag-interview ng mga armies na nanood kanina, kaya lang nahihiya ako. Nahihiya ako mag-interview sa kanila at at the same time, low bat na tong camera. Hindi ako nagdala ng extra bat. Nandito pala siya sa pouch. Nandito sa bag ko yung, ayan yung sa bag ko, yung dinadala ko sa, ano, sa work. Hindi pala ako nakapagdala ng battery. Kaya, hindi ko na lang din tinuloy. So, anyway. Sobrang konti lang nung nanood kanina. Wala pa kaming 20 guys. Kasi, yung second batch na nag-start ng 4 p.m.
konti na lang yung mga nanood compared sa mga nauna ng 2:30 yata. Ayun yung pumasok kanina nung pagdating namin. Tapos yun nga, nagbigay sila ng postcard. Buti na lang, nagtanong ako doon sa babae kanina kung meron pa silang ganyan. So yun, binigyan nila kami. And ang disappointment lang kasi is yung... Sige ko nga kayo dito. Yan. Isang malaking gudol yung kay SM na... Maglalagay ako ng screenshot dito, guys. Mag-ano ko dyan sa screen na meron daw silang libreng pamilk tea at saka popcorn. Pero yung nangyari kanina, ang binigay nila sa amin is tubig lang at saka popcorn. Tapos, ang nangyari pa, sa isang tao, mamimili ka kung ano yung i-avail mo, popcorn or tubig. Pero since dalawa kami ni Erica, ang in-avail ni Erica, popcorn, ang in-avail ko, tubig. Para naman kahit paano. Meron kaming tubig, meron kaming popcorn. So, budol siya. So, nakakatawa lang yung portion na yun. But anyway, yung movie, bawing-bawi siya. Worth it siya. Sobrang ganda ng movie. Kasi may mga movie talaga yung BTS na ganyan. And napanood ko na lahat yung mga nauna. So, ito yung pinaka-latest nila. Nakakalungkot lang kasi na still under pandemic pa rin tayo. And maganda sana kung normal yung sitwasyon. I'm sure maraming manonood nun. Kaya lang, syempre, marami pa rin natatakot. Pumunta ng sinihan. And kami, nag-take lang kami ng risk. Kasi konti lang naman yung capacity na ina-accommodate ni SM. So, 20, maximum of 20 people lang yung pinapapas nila sa loob ng sinihan. And yung screening na ginawa nila ngayon is for 2 days lang. Tapos, meron silang dalawang screening yata siguro for one day. I'm not sure about that. Kasi yung nakita ko sa website, yung sa FB page nila, meron silang pang 2:30 and meron silang pang 5 p.m. Pero yung kanina, meron silang 2:30 p.m. and then 4 p.m. So, hindi na kami umabot dun sa 2:30 kasi na-maximize na yun. Nakabuo na sila ng 20 people. So, dun na kami pumasok sa pang 4 p.m. Ang ano niya is 400 yung ticket niya. Maharlika siya. Hi guys, it's been a week since the last time na since napanood namin ni Erica yung Break the Silence, the movie ng BTS. I've been contemplating on whether I should shoot this video about my thoughts dun sa movie. And if I'm not mistaken, this is their second movie. Una yata yung Burn the Stage and then this. Pero meron pa sila mga documentaries na ni-release before. And napanood ko na rin yun lahat. So, ano bang thoughts ko about the movie? Actually, every time na manonood ako ng mga ganitong klaseng content ng BTS, marami ako natututunan sa kanila. Believe ako sa kanila in a way na at the very young age, alam na nila kung ano yung gusto nilang gawin sa buhay nila. And for the fact na hindi sila nag-give up dun sa pangarap nila sa buhay to be a musician. And i-share nila yung mga opinion nila through music sa ibang tao. Hindi lang sa mga kabataan. Kasi if you guys are not aware, some of the fans of BTS are not just teenagers. I mean, I'm 36. I'm no longer a teenager. Pero may mga fans sila na 40 years old, 50 to 60 to 70 years old, believe it or not, meron. Merong mga armies, meron silang mga fans na nagre-rage sa ganung age. And nakita ko rin yun sa movie kung paano sila sa mga staff nila, like, kung paano sila magpahalaga, hindi lang sa mga sarili nila or sa mga group members nila, pati rin sa mga staff nila. Very humble din sila. And iniisip din nila yung kapakanan ng mga taong nagtatrabaho sa paligid nila. Kasi alam nila sa sarili nila na hindi lang naman sila yung nagtatrabaho para lang maging possible lahat ng mga ginagawa nila for the armies or for the fans itself. And kung gaano sila ka-humble, hindi lang sa aming mga fans, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa kanila. Gustong-gusto ko nakakanood ng mga ganitong klaseng content from them kasi nakikita ko kung ano yung mga nangyayari behind the scenes. And doon ko din natutunan na sinasabi ni Jim na kung meron mang mahalaga sa buhay ng isang tao, yun ay yung maging masaya ka, maging kontento ka. And hanggat maaari, look at the bright side. Kahit, alam mo yun, ang dami mo ng problema, kahit ang dami na nangyayaring hindi maganda sa paligid mo, still look at the bright side.
And yun yung isa sa mga parehas kami na opinion ni Jane for that. And then may mga natutunan din ako kay Namjoon about loving yourself, na dati hindi niya mahal yung sarili niya, pero through ARMY natutunan niya mahalin yung sarili niya. And importante rin talaga na matutunan mong mahalin yung sarili mo just for you to be able to love others. Natutunan ko rin sa kanila na kapag may pangarap ka, work hard on it and huwag kang mag-give up. Ako kasi yung isa sa mga tao mo na mag-give up. Pero dahil doon, dahil sa kanila, I'm trying. Sa loob ng isang taon na naging ARMY ako, and marami ako na-discover about them that I wasn't expecting at all from them. Marami ako natutunan sa kanila about life, and nung nalaman ko yung mga hirap na pinagdaanan nila before bago nila marating itong tugatog na ito na kanya tatayuan nila ngayon, hindi biro, hindi talaga biro yung pinagdaanan nila, pero hindi sila sumuko. And ang isa sa mga gusto ko sa mga ugali nila is they encourage each other, kasi bihira ka makatagpo ng ganong tao na like usually makikita mo lang yun sa best friend mo, yung best friend mo full support talaga sa'yo, ganyan ganyan, pero sila pito silang members and they have different personalities, pero the way they encourage each other is fascinating, and talaga para talaga silang solid family, and the way they take care of each other is grabe talaga. Sana meron ako mga ganung klaseng friends na kagaya nila. And pamilya talaga, parang halos sila magkakapatid ang turingan nila sa isa't isa. And dun ko nakita yun sa movie na to. And sa iba pang other contents nila. Ayun, sana next year meron ulit. And sana next year, wala na to. Wala na tong new norm na to. Sana normal na talaga tayo next year. It would be really nice to meet new friends, new armies, and sayang hindi ako nag-interview ng movie kasi nahihiya ako sa kanila at the same time lumabas na tong camera. Pero yeah, hindi ko na alam kung saan patungo yung mga sasabihin ko sa dami ng thoughts na nasa utak ko ngayon. So yeah, hindi ko alam kung may mga sense ba yung sinasabi ko, but yeah, thank you guys for watching, and I hope to see you guys next week. And yeah, please don't forget to like and subscribe. May you have a great week ahead. Warahe. Annyeong. Thank you.